hindi pa man sinasabi sa'yo, kailangan mo nang gawin talaga. Dahil kung hindi mo gagawin yon, hindi mo matatapos yung kaso na hinahawakan mo. Pag law enforcer ka, hindi lang to protect and serve the community. You should protect also the environment. Kasi hindi ko trabaho yung mag-umit eh. Ang sa amin lang mga bumbero ay tumulong. Every on-call pa kami, lalo na pag may bagyo, dito na kami natutulog. Binabantayan talaga namin yung weather. Sa tagal siguro, I will say, pasok ng tawag dito eh. Parang, kumbaga, part na ng buhay mo itong trabaho na ito. Nung napasok ako as ILED, law enforcement, kinuha ko na sa sarili ko na malasakit. We have to adjust to the situation kasi very minimal ang aming tao. Kailangan namin yun for SBMA, puso, malasakit. Somehow, I affect the lives of hindi lang dito sa opisina ko, kung hindi, pati dun sa iba, dahil nag-share tayo. When you are a police, you know the legal way always, para hindi na babiolate yung human rights ng tao. At the same time, hindi rin napapahamak po yung tao natin. Yung pagsiserve sa ating mga community, yung kung paano mag-save ng life and property, tinuturo namin. Trabaho muna po, kasi kasama po sa sinumpa namin itong role niyo na trabaho muna bago pamilya. I showed my leadership through motivations of people. May mga pagkakataon din naman na nagiging low moral yung mga tao. Then I took charge. Kung kinakailangan dito ako sa trabaho tawagin, pupunta at pupunta ako. Kinakalimutan na namin yung pamilya namin kahit na apektado rin sila. Kaya lang priority namin yung mas nangangailangan. Public relation po ang pinaka most important. Kahit sa trabaho, pakikisalamuha. Ang bilang firefighter po, limang buhay ko talaga. Kasi willing talaga fit ever since mamandito ako ko bombero. Gusto ko na pong tumulong sa mga tao po. Okay. Yung eagerness mo makatulong para ma-survive yung bahay na tutulungan nyo, malaking factor yun sa amin na hindi na namin iisipin kung ano man ang mangyayari. Sa pamamagitan po ng pag-rescue namin, ay kahit pa paano nabawasan po yung dinadala nila.